guys, welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin natin ngayon is ipagko-compare natin yung pre-selling versus RFO or ready for occupancy. Ano ba yung pros and cons natin doon kapag kabibili tayo ng ganoong klaseng bahay. So without further ado, let's get started. So for today's video, ang gagawin po natin ngayon or i-discuss is all about house. Meron kasing dalawang klase pagka bibili kayo ng bahay. Usually kapag ka sa mga subdivision or somewhere kung saan man kayo bibili, meron tayong tinatawag na pre-selling and RFO or ready for occupancy. Okay? Kapag ka kasi sinabi natin pre-selling, ito yung mga binibenta na yung house and lot na hindi pa nakatayo doon mismo sa subdivision. For example, wala pa talagang construction or ongoing yung construction. So, ano ba yung kagandahan sa pagbumili tayo ng pre-selling? The first one is, mas mura yung price niya, yung total contract price niya kumpara dun sa mga naitayo na or sa mamaya i-discuss ko yung RFO. So, mas mura po siya kapag hindi pa naitatayo yung bahay. And then, the second one is mas mababa pa din. Siyempre, mas mababa yung total price. So, mangyari, mas mababa pa din yung kinakailangan na down payment. So, one is, kapag ka pre-selling kasi, pwede ka pang mamili. Diba, meron kasi silang mga mapa-mapa doon. So, pwede mong tingnan kung ano yung mga hindi pa nabebenta at pag may nagustuhan ka dong area, pwede mo silang i-check and then yun, pwede ka lang magpa-reserve. Ayan, kapag ka pre-selling kasi yung bahay, usually, andyan yung mga discounts and then may mga promo sila. For example, ano ba yung usually na nagiging promo? Parang nababawasan ng ganito yung price, yung sa down payment. And then minsan, meron kasi tayong tinatawag na mga move-in fees. Ayun, parang ang ginagawa nila is free na yung move-in fees kapag ka nagpa-reserve ka within this period. Next is, yung mga, syempre, yung mga professionals or yung mga gusto na bumili ng bahay na hindi pa naman nila titirahan, mas magandang bilihin yung pre-selling kasi usually, 2 years pa bago maitayo yung isang bahay. Okay? And then, ano ba yung pakapangitan or disadvantage nitong pre-selling. Disadvantage lang naman kapag ka pre-selling yung bahay is, for example, kailangan nyo na talagang tumira ng family mo or ng asawa mo dun sa bahay na yun is hindi nyo pa talaga sila pwedeng tirahan kasi nga 24 months usually yung tagal ng construction or bago nyo sila matirahan or malipatan. Ganun siya. And then, doon naman tayo sa ready for occupancy. Kapag kasi sinabi kasi natin ready for occupancy, from the word itself, ready, meaning, okay na, parang ready ka na. Paano ba pag ready? Handa na. Or, di ba, pag handa na, ibig sabihin, ando na siya. Ibig sabihin, nakatayo na yung bahay. Okay? Yun yung kagandahan kapag ka ready for occupancy. Pero ano ba yung mga disadvantage or disadvantages kapag ka ready for occupancy na yung binili nating bahay? So the first one is, syempre, malay ba natin kung matagal nang nakatayo yun, di ba? Maaaring kapag ka naulad-ulad na yan, ganyan, maaaring medyo mas mahuna na siya compared dun sa mga bahay na itatayo pa lang. And the next one is, yung price na po is mahal na. Maaring doble, basta mas mahal na siya compared dun sa hindi pa na itatayo yung bahay or pre-selling. And then, next is, mas malaki na yung down payment mo. Kung kunwari, ang down payment dun sa pre-selling na bahay is 100,000, maaring ang down payment dun sa bahay na ready for occupancy is 300 to 500,000. Kasi nga, gawa na siya eh. And then, ano pa ba? Wala, huwag kakalimutan, hindi naman pagka porket nagbayad tayo ng down payment is makakapag-move-in na tayo kapag ka ready for occupancy. Syempre, kailangan muna natin ayusin yung mga papers or requirements doon sa lilipatang bahay. Kasi alam, nagbayad ka lang. Hindi mo pa naman
naayos yung paper kasi, 'di ba? Hindi lang naman daw down payment yung babayaran mo, meron pa yung total price na parang unti-unti mo siyang babayaran. Kasi sa mga gustong bumili ng bahay or nagbabalak bumili ng bahay is ang maganda kunin niyo na kung hindi niyo pa naman talaga siya balak tirahan is yung pre-selling kasi mas makakamura kayo doon. So by the way, I'm sales agent po sa Ventanilla Realty. So kung gusto niyo bumili ng bahay, call me, charot. Hindi, ano lang po, PM me or email me dun sa ilalagay ko dyan yung email ko and Facebook ko, pwede nyo akong kontakin dyan. So, we offer, hindi lang within Cavite, nag-offer din kami sa Bulacan, Laguna, and Manila. Ayan. Ayun lang po, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. And kindly like and subscribe. Thank you.